iya orang nak kita nak kaget orang. Dokter, jangan. Sini pang mister macam ni. Bukan nak kaya lagi, bukan nak kaya pun sedikit. Ya, apa saya sampai tahu kesian besar. Drums, oh. Ang sinasabi yung drums sa Eden Bible ay sa Bible. Walang nakalagay drum. Ang pinakamalaki na drum ay tablet. Yung maliit na drum. Ang sinasabi sa Eden Bible ay sabi ni Eden Bible, near the close of probation, there will be drums, singing, dancing, and every uncalled thing na akala nila revival, pero hindi yung totoong revival. So pag narinig kayong drums, malapit na ang close of probation. So maganda yun para mag-close of probation na. Di ba gusto na natin pumunta sa lahat? Kaya lang, huwag sana kayo yung mag-drums. Kasi parang si Judas yan, di ba? May nakaprophesy na ipapagpunta ang tao sa pagkalulot. Pagkalulot si Jesus. Pero huwag lang sana tayo yung Judas kasi so, ang prophecy tungkol sa drums ay sa aking pag-search, lahat negative. Sa Bible, sa Ezekiel 28:13, yata, yun yung instrument na nilagay ng Diyos kay Satanas. Naku! Kaya pala wala ng drum sa taas, sa langit, nung nakita niya yung Lord. Wala siyang nakita ng drum sa langit. So bakit kung may kumalang drum sa langit, ang nakita niya ay trumpet at saka harp. Lahat ng maliligtas, may hawak ang ibigyan daw ng harp. Diba yun? Alam niyo yung harp? Lahat daw ng string instrument ay harp. Basta may string, harp daw ang tawag yan. Basta may turun, may hinihihipan, trumpet ang tawag yan. Diba? Sa may trumpet, at saka may harp. Bakit wala ang drum? Kasi si Lucifer ay nalag yun. Bakit lahat ng gamit ng music may drum? Halos. Diba? 90% ng masamang music may drum. Alam niyo kung bakit? Si Jesus na kasi nandito sa lupa. Yung drum, siya yung favorite instrument niya. So, meron mga version ng Bible na sinasabi ay yung physical painting ay yung drum yung elegant yung music. And pag pinay siya rin sa anyway, puro lang negative ang prophecy about drums. Pero, sinasabi nyo doon yung singing. May singing daw. Pero may singing na mabuti, di ba? Yung pinagawa nyo, singing. So, may singing na mabuti yung prophecy. May singing na masama. May drums na masama, pero walang drums na mabuti sa prophecy. Sa Bible, ang drums kay Satanas. Sa scripture prophecy, sa mga fanatics. So, kung gusto natin mag-drum, saan yung according? Di ba, sir? I mean, saan sa Bible and sa scripture prophecy yung encouragement na maglayo kayo ng drums? Kasi lahat ng ginagawa lahat natin, dapat according to that. Ang nakakapagod ako mga kapatid, pag tinayt niyo yung sa Google, drums sorcery. Ginagamit yung drums sa thousands ng sorcery. Yung mga tumatawag sa evil spirits. Ang dami. Makikita nyo, parang napaka requirement ang drugs sa pagtawag ng evil spirits. Kaya yung mga cultural show kung gano'n, bakit natin kailangan pa ba yung evil? Yung mga culture nila, ano sila, hindi pa sila Christian. Yung mga failure sila, saka mga gano'n, na ano, mga spiritualism yun. So, nakakatakot, pag tinignan nyo yung drugs and sorcery sa Google Paint Images, makikita nyo, yun yung ginagawa nila. Tapos, kung negative pa kay Eric White, sa Bible, instrument ni Satanas. So, parang ano, sino nagtutulak ba sa inyo mag-pray ng Diyos? Di ba ito mga kapatid? Yun ang aking nakita sa Bible, sa SOT, saka sa, alam niyo mga kapatid, ako mahilig dyan sa rock music. Lahat ng music dati ay, sir na nakarin. Lahat ng music dati, sir, gusto ko. Kasi music yan, sabi ko, Psalms 150, make a joyful noise. Pero, once upon a time po, ano, marami akong speaker. Kasi yung mga kukusig dyan sa may pagkutak, sa may center sa kanyang. May nagkukusig na mga artist.
kita ang mga speaker sa South, sa SMS Rangers. Hindi ko, kasi wala rin ang mahirap. Tapos nang tulak-tulak ko palabas ng mga call, nakita ko si Karoro, yung anak ni Pastor Karoro, na yun yung hinihiraman ko. Sabi ko, ba't di kita makikita mga text, hindi ka nag-reply, hinihiram ako ng speaker. Nakabili na ako tuloy. Nakabili na ako ng tuloy. Sabi niya, hindi mabuti, pagpatok natin. So, kinuha ko yung speaker ko na bago. At saka yung speaker nila, kinuha ko sa bahay nila. Pinagpatok namin. Ang laki ng speaker ko, apat na mga karagod. Ganyan! Kusin! Tapos, dalawang amplifier, humaray yun. Ang lakas, pag salita na lang, rambun, subundun ng script, narinig yung aming, ano, sensor mo. Sabi ko, ang lakas na itong pasal sa script ko. Pag mali yung music na nilagay ko, ang dami na influensya nito. Eh ako dati alam, kaya ang music okay pa sa akin. So nananalangin ako, Lord, ano ba ang music na gusto kong i-play? Alisin mo ba yung music ko? Kasi natatakot ako na mali yung influensya ko. Ang lakas ng music ko, hanggang doon, kahit yung hindi nakikinig yung sa dunong ng street, naririnig nila yung aking pinapagod ko. Masyado malaki itong higa ako ginagawa. Nabigtel na ako na sounds. So nananalangin ako mga kapatid. Ayos na Diyos ang message ko. After one week, si Pastor Ivan Romopal pumunta sa office ko. Tumatag, Lunes. Pastor, sir, alam mo, panuuri ko si Ivan Romayos. Oo, sa Tuesday. Tuesday, sir, panuuri mo na. Hindi pa. Wednesday, sir, maganda yung number 3 sa Ivan Romayos na series. O sige, sige. Thursday, umalik mo. Sir, ano mo ba yung number 4? Maganda rin. Ito ang gusto mo naman. Friday, sir, napanood. Sabi ko ito si Pastor Ivan. Araw-araw ako kung tabi sa office. Harap ka naman rin magaling mga Ivan Myers. Sige, pag Friday ng gabi, dinanood ko lahat. Tapos, pinakinggan ko lahat. Alam niyo kung paano makinig yung maraming sir mong mabilis. Eh, hindi kayo makatulog. Dali lang. Sa DMC, ilagay niyo one speed, 1.5 times. Mabilis yung sir mo. Hindi kayo makakatulog na parang boring na totoo mo yung sermon. Ang bilis, hindi kayo makakatulog. Kahit na rin ang sermon ng creator eh. 1.5, yung isang sermon, mga 45 minutes lang yun, tapos na yun. Tapos pinakinggan ko lahat yung part. Ang maganda kay Ivor Myers. Kasi ang karamihan sa may excuse na kapahinga patungo sa guys. It is all our culture. Pero sa akin, Pastor Ivor Myers, itim siya. So, pwede nyo sabihin, hindi ah, itin din ako, hindi natin culture yan. Culture yan ng mga ano, yung mga animistic tang tao, yung mga maraming Diyos. Yun yung culture nila. Hindi yan culture ng, ano, ng Christians. Tapos pastor din siya. So, theologically credible, culturally credible, tapos musician siya. Hindi siya wannabe. I mean, hindi siya, ano, critic lang. Musician siya na may 800,000 siya na contract value sa record company. Pero dahil naging Christian siya, binaliwala niya yung, ituloy niya yung $800,000 na contract. Binaliwala niya dahil nalang naging adventist siya. So, ano, musically credible siya kasi hip hop artist siya. Theologically credible siya kasi ordained pastor siya ng Adventist Church. Culturally credible siya kasi itim siya, Jamaican. Kung nag-sermon siya about music na series, naintindihan ko na yun. Ayaw ko na, ang hinaman ko na lang ay yung ano, si Ellen White, kung ano nakita niya sa langit. Diba? At least yun siya tayo. Yan, pero nasa prophecy yun. Huwag lang sana tayo. Okay, ito po ang tawag dito ay, ang tawag dito ay kanta. Ayan. Naroon naman kayo mag-zoom. Naroon naman na mag-zoom. Nakapiraan naman na mag-zoom. Ngayon na kasi yung tutorial. Yan. May zoom yan dito. Tapos, yung aking mukha, huwag niya sa dito. Yung magandang mga. Pag gumalaw ako, susundan ko rin ako sa dito. Okay. Kung gusto niyo malaman lahat ng pindutan ng kanta, pwede niyo rin i-download sa internet yung
lang dapat sa kayo ng Lord first. Tapos yung director ang pipili kung aling camera ang lalabas. So may pilihan ka. Meron ka pinatawag na wide shot, yung kita mo ang lakot ng mga. Usually yun ang tawag na. Para ang psychology ng viewer, malaman nila kung nasaan ka, kung anong nangyayari, kung ano sa kapaligiran. Tapos, yung mga closer shot. Tapos yung close-up. Yung close-up kailangan para makita nila yung expression ng picture. Kasi yun ang mahalaga ko, yung mensahe. Hindi naman tayo ng gamit. So yung mensahe ng picture, tapos yung repartan. Pag nagbawas sa PowerPoint, isi-switch ng director yung lalabas ng sa screen na yung PowerPoint na lalabas. Di ba po? Para yung viewer, nalabas ng PowerPoint. Yan yung ano, $1,000 na switcher. Yan din yung gamit ng IOS na yun. Yan din yung gamit ng IOS na TIC na yun. Di ba? Lumayan na sila lahat sa ako. Kasi sinubukan ko. Pero, dahil sinubukan ko, nakatitig sila. Hindi sila bumili ng $3,000. So, yung pera natin, mas maraming magagawa kung may nag-experiment. Now, minsan may opportunity na doon. Ayan, recorder. Ilaw, kailangan natin ng ilaw. Kasi, ano, ilaw ang video. Ang audio, yan. Medyo mga kayo mag-sadyan ako ngayon. Ito yung libre na bago. Hindi niya na kailangan bumili ng ano, ng switcher. Saksak niyo lang yung lahat ng camera sa computer niyo. Yung computer niyo ay yung switcher. Tapos nakakas parang yung mga webcam. Ito po yung example na patalang ko ngayon ng MIT computer. So, pag bumili kayo ng, pag nag-isip parang kayo bumili ng camera, ang i-google niyo, kung yung model na yun ay meron microphone input. Number two, kung meron siyang clean na HDMI, ibig sabihin yung HDMI port mo, pag ilan nyo na yun, lumalabas yung signal sa HDMI na walang na may icon. Kasi minsan diba ito? Pag ilan nyo dito. Lumalabas yung mga video at yung mga icon na yun. Dapat, yung lumalabas dito, pwede yung itong video na wala yung mga icon. Kasi pag may HDMI dito, tapos may mga icon na yun, nakakatawa siya. So ang tawag ko din ay clean, ano, clean HDMI. Clean output HDMI. And ang ganda na yun mga kapatid, mura lang yung ganda camera. Mura na lang. No, yung isang araw, yung ito yung kuya, nakita ko 13. Oh, diba? 4K na yan. 13 pesos lang. Okay. So ito po yung mga panahon, 1 views lang, tapos naging 102 views. Tapos after 10 years, kung una daw sa kahit anong ministry, huwag po kayo madi-discourage kung wala mga masyadong luma sa una. Kasi kami sa crazy, isang pong taon kami, ano, nag-realize na bukunti lang yung natin. Ako rin, yung YouTube channel ko, 12 years, bago mga 3 million, hindi ba? Pero wala akong nakukuha ang pera sa YouTube. Kasi hindi ko yun yung monetization. Kasi, pag may pera na, nagugulo yung isip ko. Hindi ko sinasabi yung mga problema ng monetization. Sa akin lang yun. Kasi mga kapatid, naalala ko yun si Jesus. Ang purpose ko mag-YouTube, mag-preach. Wala akong ibang purpose mag-YouTube. Mag-preach lang. Eh yung preach na iba. Yung sermon na iba, yung load ko. Para lang may mga kapatid niya yung mga ano. So, since religious yung aking channel na motive ko, ayaw ko lagyan ng ads. Kaya lang yung YouTube kasi, kahit na hindi ka nagpalagay ng ads, nilalagyan na nila ko yun. So, pero hindi ko pa rin yung mga ako yung aking monetization. Kaya maraming nasasayang sa aking 3 million views. So, kasi, sabi sa writers ni Eleanor, doon daw sa mga nagka-pump meeting, huwag daw pa-advertise ng mga books doon sa mga sermon. Tapos, si Jesus pa, din na ito, uwi pa yung mga nagbibigta sa temple, ipang-offering, di ba po yung mga kalapati na yung mga tupa? Pang-offering sa ngayon sa temple, talagang pinaalis ni Jesus. Kaya, ayaw ko magbulagay ng ads. Ako lang yun. Okay. Tapos, itong pag-aralan natin, napakarami yung viewers. Mas marami pa siyang viewer kaysa TIC.
Pero si kaya Jensen lang yun at si Elvin, yung nandun kasama natin kanina, iniwanan namin siya sa AP kasi nandito. Ayan. Ayan po, yan ang growth ng channel ko. Kaya huwag kayong mag-discourage kung ilang taon kayo mag-live stream. Tapos kung kaya lang ang video. Sige lang lang, sige. Mag-enjoy lang kayo sa pakinig ng cellphone. Ayan. Hindi niyo alam kasi kung nakikinig. Kasi yung sinasabi ko mga kapatid na kapatid yung music program, 100 per year, yun yung alam namin. Marami pa kaming narinig ngayon na hindi na nalalaman namin before. So, sabi nga rin, right? Kahit hindi magbubuo ngayon, lahat ng ginagawa natin ay hindi mag-fail. Kasi ang Diyos natin ang gumagawa niya. Kahit na, hindi natin makita yung fruits in our lifetime. So, pag nag-serve tayo, wala na pamilya ganyan, at huwag lang natin. Baka pag namatay na tayo, mamaya, bigla na lang sinikat, parang kumulus, di ba? So, natutulog ka na sa iyong bibigyan. Marami ka pang napapabibigyan, di ba? Pagising mo, pa, ang dami na lang views. O, dami na lang kamar remark sa langit. Kasi in-upload ka na sa YouTube. Yan. Ito, cellphone lang. Hindi mo nyo na kailangan bumili ng mahal lang ganang camera. Cellphone lang ito, di ba? Wala mga PowerPoint, ayun, nakatulog na sa sabuk. Pero ang dami niyang view, di ba si Dr. Emilio. Sino naman ba yan? Lada. Emilio. Kilala-kilala niyo kasi sikat yung mga video niyo, mga tips. Ayan po. So, sabi nito, ask thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Sigurado ang resulta ng ating ginagawa kasi gawain ito ng Diyos. Kahit na hindi natin makita sa ating buhay, sa ating lifetime. Ask and it shall be given you. Ito ang kailangan natin. Kailangan natin tanungin sa Diyos kung anong gagawin natin. Pagising ko sa umaga, nananalangin ako, Lord, ano bang assignment mo sa akin ngayon? Kasi dati, ako ang magbibigyan ng assignment sa Diyos. Lord, ganito ang gagawin ko, please bless this year, please. Then na-realize ko, parang ako yung tanungin sa Diyos kung anong gagawin mo. So, sabi ko ganito, alam. Since hindi ko magana yung ginagawa ko, tatanungin ko lang sa Diyos kung anong gagawin ko. Kasi ang Diyos, alam niya kung ano yung lugana. Di ba mga kapatid? Ang gaya, no? Alam niya yung future. Eh di, tanungin ko lang sa kanya kung anong gagawin ko. Para, nagtama pa kayo lang. So, tanungin ko lang sa Diyos, ano yung assignment niya sa akin? So, pag natin ako sa office, pag wala na akong ginagawa, at naalala ko, nananalangin ako, Lord, anong gagawin ko? At minsan may idea na gagawin. At gagawin ko. Ang ganda ng resulta. Hindi ako nagplano na. Nagtanong naman ako ano gagawin. So, nagsawa na ako kakaubos sa Diyos. Tinatanong na lang sa Diyos kung ano gagawin. Mas maganda ang buhay. Mas maganda kasi mas magaling ang Diyos magplano. Ask, tanungin niyo sa Diyos, mga assignment. Sigurado, masisilihan kayo sa inyong buhay. Minsan mga kapatid, nanonood ako ng ano. Yun ako sa aking room. Nanonood ako ng Amazing Fox. Nanonood ako kay Drew Patsilon. Ang ganda ko ito ko alam. Ang parang kung humumuyan ng ano, langka. Ano ba yung drug? Pabulit niyo yung prutas. Pakuan! Ang sarap ng katotohanan. Sa, nanalangin ako, sabi ko sa Diyos, Lord, tulungan niyo akong madala yung Amazing Fox dito sa Philippines. Tapos, bigla ako nagulat. Masyado yan ang marami yung panalangin. Tapos, maraming nangyayon. Maraming gagawin yun. Laking organization yan. Parang magsisisi ako sa aking panalangin, sir. Stop. Pero after few minutes, 2 minutes, nag-ring yung telepono ko. Sir, sabi ni Sir Boy, si Hamante, kailangan mo yan. Ay, ano, maglalay, mag-record kami ng Amazing Facts sa Davao, Mission, Mindanao. Ilalay kami sa satellite. 1 day late. Pwede bang i-record namin, i-edit namin. Tapos i-download mo. Tapos dalhin mo doon sa Silang. Kasi ako yung pinakamalapit sa Silang. Hindi ako bayad na volunteer. Lahat ng tinutulong ko, walang tinutulong sa ako. Kailangan ko na. Mas marami kasi ako reward sa langit pag hindi ako. Pag kanya lang yung gastos, mas marami yung ikaw reward sa langit. So, sabi ko, sige, pag naubos yung pamasahin ko, invite ko. Di ba? Araw-araw yun. For 30 days, mag-proceed sila sa Davao, Mission. So, sige, no problem. Kasi mga kaibigan ko sila. Kasi nung wala akong pamala,
Kung nananalig ka ang mga trumpet, sila nag-urong yun. Marami silang pala. Ngayon, wala silang kagagala ng video. Ako naman ang mga, napakalaking parang alam. Biro nyo, yung ibang video, na-download ko, na-download ko yung USB, na-dali ko sa silang bayan. Doon sa may likod, may satellite ko siya, ang laki-laki. Na-dali ko sa studio, nasaksak ko sa computer, pupupihin nila, uuwi ako sa bahay, pagkaalis yun. Yung dinala ko na USB file, nakatranslate sa buong Southeast Asia. Boom, biro nyo. Yung pagbisikleta ko at sa pag-drive ko, ay 200 per day. Kaya ako nag-arresto sa kundo. May kwenta siya. Kasi buong Southeast Asia na matranslate yung file na dinalapat, dinalapod ko. Masaya, ha? Yun, na-realize ko. Uy, yun na lang yung pala ako na. Itulungan ko yung sa Amazing Pops Margaras sa Pilipinas. Kaya lang nag-sisi ako sa kanilang kasi may hindi siya yung mahirap. Pero, itulungan ko yung Southeast Asia, di ba? Yung ang hinuunang kasi ng Amazing Pops. Pastor Doyle Hargreaves. Kaya, mas mahalaga, manalangin na lang. Di ba mga kapatid? Manalangin na lang tayo sa Panginoon. Kung ano nga sa inyo sa atin ng Panginoon, makikita niyo kung anong resulta. From experience, mas madali yun. Going into all the world. Pag nag-upload kayo sa YouTube, mga kapatid, ano ba yung nakasilag dyan? May viewer kami nasa Afghanistan. May viewer kami nasa Somalia, may viewer kami, hindi ko alam sino ang nag-view dun sa war country, sa Iraq. Makakapunta ba tayo sa Iraq? Kung yung passport natin pinakalagay. Bali, except Iraq. O ganun? So makakarating din yung ating ibang hindi kung saan-saan, kahit na bawal kayo pumunta dun. Kasi dito sabi, going into all the world. O, di ba? Kikita mo dyan kung kayo nag-view sa Pilipinas, sa Canada, etc., etc. Napamaha. Hindi natin kaya pumunta dun, pero yung ginawa natin na makarapag doon. And pag tayo mapagod, be not weary in well-doing. Kaya, huwag tayo mapagod doon kung konti lang ang review. But rejoice in hope. Ayan yung Hope Channel. Tunungan din namin yung Hope Channel. Ayan, mga kaibigan ko yung mga tag-Hope Channel. Kaya pag nagka-camera sa, alam niyo yung Hope Channel, mas marami silang camera kaysa tao. Kasi, redundant ang camera sila. Kasi, pag nagka ko yung isa, dapat tuloy-tuloy ang show. Dapat may iba sila makap. So iba yung pang-live nila sa TV, iba rin yung pang-live nila sa internet at sa satellite. Pag nag-set up sila, depend on. May apat na narako, may apat pa na narinig. Ilan sila? Kulang na sila. Lalapit ako doon, ay ikunsan niyo lang ako, at ilalim nila ako. Yung kasi ako, patung-tung-tung-tung ka ulang. Diba? So, hindi. Kaya po rin yung bilas kayo yan.
siya, may 68 pa din. Ang sabi ng NLA, kasi mo rin sa akin, hindi na, hindi pa, hindi na. Pero ano po ang salvation dito? Anong dapat papatan dito? O makakagtakabaya kagaya ng Amazing Pop, kagaya ng Hope Channel, na nagkakaroon ka ng shape at pagbahagi ng doctor sa pro of the world. Kasi ang pagandahan ko dyan, walang bayer. Napapasok mo ang hindi dapat tahanan. Kahit ba wala tao, pero makakapasok ang media. Kagaya ng Saudi Arabia, ngayon, meron na sila. You listen, marami tayong viewers sa Saudi Arabia. Itataka ko, yung Pilipinas, may mga church dyan. Yung US, may mga church dyan. Ang number 3, Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia, sabi ko, tawanan na ako ng lahat ng Amerikano at saka ng Pilipino dahil wala naman doon sa akin. Pero yung nanonood sa Saudi Arabia, yung bawal ang Bible doon. Yung antiko na nasa Saudi, nasa, sabi nila, bawal, sa cellphone lang sila nag-Bible. Sa cellphone, may YouTube din. At doon din yung mga cellphone. Hindi mo pinita ka yung cellphone. At saka hindi rin pinita ka yung YouTube. Kaya kung masaya, maraming galing sa Saudi Arabia, pumunta dito, mapapag-inet na. Mga Pilipino na nanonood ng bako-bakong Tagalog at bako-bakong English. Magkano ginagasta ko? Hindi na mabilang, sir. Nakalimutan ko na rin. Pero kung ano yung depende po sa ano, sa nire-research, matagal kasi ako sa nagkasta, nire-research ko talaga yung mga paragrama, at saka kung ano talaga yung kailangan. Tapos nire-research ko yung minimum na pwede. Kasi kung baka ibigay lang mahal, maraming mahal, kaya naman ubus ang kailangan. So, nire-research ko talaga kung ano lang yung minimum na, na ganti yung kailangan, ganti yung katapang. So, iba-iba po ako. Minsan, ganito, may nakwento. Minsan, webcam lang. Minsan, cellphone lang. Minsan, yung ganyan. Minsan, mas magkakawa kasi ganyan. So, depende po sa setting. Kung gano'ng marami gusto mong bibigay. At saka itago. Saka yung opportunity. Pero po, ano, ang sa akin, kung meron kayong gusto gawin, mag-ati lang naman ako. Pag, kasi po, ang mature system, kulang ng tao, kulang ng gamit, kulang ng picture. Noong ano pa naman maraming picture, walang gamit. Lahat ng picture gusto makamera. Ngayon, maraming camera, walang picture. Nahihiya yung picture, nandiyan yung camera, walang ginagawa. Kasi lahat ng tao ngayon may cellphone. So, marami tayong studio, lahat ng institution natin, halos may, basta may switcher, studio ng tao dyan, kasi pwede yung exhibit yung power box, kayo power. Lahat ng switcher, ito. Yan. Kaya ang pinakamaraming ng switcher sa Pilipinas na Adventist. Marami akong switcher kasi pinapahiram ko rin dati. Pero ngayon hindi na kailangan ng switcher. Kasi sa computer, OBS na po lang natin. Mga galaw, mas marami na pang managawa sa OBS, computer based sa switcher na ito. Mahal na sura pa rin. Pero ang pag-isak, kailangan tao kailangan. Sa, depende rin po kung ano. May mga tao, katulad yung Bible Flat Boxer. Isa lang siya. Sa preacher siya, editor. Pero dami niya pang pumilihan. Pero sa TIC, isang po. Kasi apat ang pangalanan, isa sa PowerPoint, isa sa Global Words, yung mga buwag yung pangalan. Isa sa directing, yung switch, tapos isa sa audio, dalawa sa audio, ang monitor ng live stream, may lumalabas ng tunog, may nanonood ba, may nagugulo ba sa comments. Taka-share, nandun po. Tapos taga-audio ng house. So yung isang binera nila, plus pero, pag wala sila, hindi kung sino lang natin. Minsan ako lang mag-isa lahat. So, ano lang po, kung ano, iba-iba rin po. Minsan, sa pag-aralan natin po, si Kaya Jensen at saka si Erwin na, dalawa kasi. Siyempre yung asama ni Kaya Jensen, may ikaw siya sir, meron silang share team. Yung asawa ni Leo, asawa ni Kaya Jensen, yung katulong nila, yung driver nila, yung mananahin nila na marami, lahat yung taga-share. Kaya makita niyo, 270 shares. Kasi wala ginawa rin yung share, at yung mabansin. Maraming share na rin. So iba-iba sir, pero kung gusto niyo mag-start,
Picture lang ang kailangan nyo. Ayan. Tapos schedule. Tapos, yung mga, pag na intindihan nyo ng mga youth, yung nangyayari, ay di, ano, malapit na kayo mga buwi. Kasi minsan may camera, hindi alam yung ikin. Kaya, masyadong makalangin, ipagamit. May gano'n din po, ipag, kung masyadong mahal yung gamit nyo, nakakapakinayan yung kahirap. May mga gamit ako kayo po, kahirap. Pero may mga gamit ako pinakahirap ko. So, meron para sa akin lang yung masyadong mahal para sa kahirap. Masyadong mahal din para sa akin. Pero may mga gamit din ako ng mga kahirap. So, usually po, ang tendency na nga yun. Right? Bihirang ako ang libre. At saka hindi makapagpatuloy hanggang hindi may pera sa porta. Madali po mapagod na ngayon ang tao. Ganyan kaya ngayon po namin talent, 10 talent. Kami po sumuporta dyan, pagkagawa ng papa. Pero, kung po hindi nitente, ngayon na ako ang marit po ang kahirapan. Pero, madalas, ay hindi nagiging faithful yung tao o nga po po. Tumutulong sa iyo. Meron din po ganun. Kaya po kapag ako ng papay, yung papay na po. Hiram lang. Kasi pag tinisip, hindi na sila sinisipan. Papahiram ko sa iyo. Kaya hindi ako nag-dominate din ang gamit. Hiram lang. Pag kailangan niyo, pag kailangan niyo mas maganda gamit, ipagkakalakan po. Kahit tenglet, ang tenglet siya po ng tao na hindi dito, ay kinakailangan ay hindi yung mga burnout. Matali mo mga burnout. So, ang mga indicators po ng mga gusto kong pahirap, ito po yung sa banko. Una, kung gumagastos sila ng sarili ng pera. Kasi ako gumagastos sa sarili ng pera. Pag merong gusto yung buwanan dyan, hindi mo na sila gumagastos. Scam yan. Kasi kaya ako ang pinapahirap ko, yung inuubos nila rin yung sarili ng pera, sa ganyan. Maraming mga friend ang nakakalala nito. Nababalita ako lang, naubos na yung pera nila dahil bumili sila ng ilaw. So ako gusto kong bumili ng ilaw, pero naunahan ako yan. Tapos sabi, parang may tindihan niya yung mga tinatawag niya. Tapos, na-observe ko, kinagastos niya yung sarili niyang pera. So parang ako ito. Parang, tuloy na ginagawa ko, ibang tawag siya. So tinu-observe ko, tapos pag may tatanong siya, re-recommend ako, sinusunod niya, tapos na-appreciate niya at naiintindihan niya. Kasi maralaman mo kung naiintindihan yung bago ko. Yung mga tanong niya, parang talagang naiintindihan niya yung lamit. Sabi ko, ang naiintindihan niya yung mixer kasi ano po, kasi pinag-uusapan natin si Mac Estelles, yung anak ng President Dali sa Nagabi. Medtech yung ganyan yung kailangan niya. Sabi niya, sir, ano bang magandang bilang? Kasi bumili ako ng bilang, maubos niya yung pera. 25,000 euro, bumili niya yung sarong ko. Eh, galing din ako na rin, hindi ako lumaki. Sabi ko, naunahan mo ako. Sabi ko, mixer. Sabi ko, ito ang maganda yung mixer. Bumili rin siya. Tapos naiintindihan niya. More than naiintindihan ko. Sabi ko, naiintindihan ni Mac. And walang video sa LPAC. So, nakahanap ako ng ganito na parahating price lang, 25. Sabi ko sa akin, mas searching na nakita ko naman sa 25. Kasi sir, kaya nag-in was ko. Nag-nagawin yun. Sabi ko, bili natin. Sabi niya, sige. Di po siya, ang sinabihan ako sige, pwede na ako tumama sa office. So nabili natin, sabi niya, gawin natin dyan. Kasi meron naman sa TSC, meron pa pala videos, meron na sa... Hindi, pahirap natin sa nagawin. Sige. So, pinahirap po natin doon. Kaya nag-production natin sila doon. Hindi pa lang viewer, pero ang masaya na hindi ko mga bata, may ginagawa na sila. Kasi nga ako sa nagawin, sinisira ko lang, pinag-putin, may kapalang yung mga ating ngayon. Kasi gusto ko lang may gagawin. Kasi papatutok pa kung marap mo si Church. So nagawin. Kasi, ano nga, baka ako ng world world, hindi ako masaway. Pero, by God's grace, ano nga, bright out ngayon. Pero pinagbibigyan yung mga kabataan din, kasi gusto nila may ginagawa sila. Ganun din ako nabiya ako ng pagkakitig din. So, pinagawa ko sila ng apat na kamera ng mga lang. Sige, kaya ko lang, magsilang-silang. Wala pa naman nasisira. Pag nasira, inaayos din nila. So, masaya. So, lahat yung team dun sa nagawin mo.
na friends kayo kaya hindi nila ako kayo. So yun po, iba-ibang, ang tinitingnan ko lang sa mga tao, pag gumagastos sila sa sarili nila ng pera, yun, katulad, yan. Pag naiintindihan nila ng equipment, yan, katulad. Kasi, pag gumagastos sila ng pera sa sarili nila, alam din nila ng mga equipment. Kasi, iniingat nila as if, na sa kanila yun nila. Alam nila yung kapatid. Tapos pag naiintindihan nila ng equipment, di mapapakinabangan nila yung equipment. Pero, ang una kong pinapahiram ay yung maliliit na kamera. Kasi, parang parable of the onion. Yung mapagkatiwalaan sa nyo, bibigyan ka pa ng more pag maganda. So, pag may nagtatanong sa akin, sir, tara ng kamera. Anong channel mo? Pati nga nang ginawa mo? Itingnan ko na ako anong ginagawa. Kasi, kung anong magagawa mo sa cellphone, pag naiinis na ako, ano, may ginagawa ko ngayon sa cellphone ko. Tapos, nakita ko pa ngayon sa akin. Sendan ko kayo ng tips. Pag may hindi kami yung tips, naayos nyo. Pag ang kulang na lang ay, pag maganda yung sermon, agree ako din sa sermon, kasi ito yung sila sermon, hindi ako din sa salita ng Diyos. So pag agree ako din sa ginagawa, pag kami yung ginagawa, kailangan talaga mo yung panagay. Yun. Ituruan ko mo lang, papanap, ituruan ko. Depende rin po kung ganyan mo manage nila. Kasi may mga tao pinagalan kung hindi nila manage yung equipment. Nakapag-stress, mabigat yung kasing buhay nila. Tapos nakapag-stress din. Pag maganda yung bakit mo, at hindi yung may nakatabi. So iba-iba yun po. Pero, yung mapagkatiwalaan sa maliit, ang pagkatiwalaan sa maliit. Pag ayaw nila ng maliit, nice, come yan. So, usually, record ng cellphone. Pag maganda yung cellphone, ito yung sunod na improve yan. Audio, tapos ilaw, tapos maganda pa rin, camera naman. Kasi pag usually po, makaubusan sila ng ako kasi kanya-kanya ang dalawang pagkain dito ko, sir. Wala akong food ministry. So, wala rin akong binabayaran at wala rin akong nakatagot ng dalawang. Eh, kung gusto mo mag-video, dalawang lang ako lang ng pagkain. Kasi minsan, may nagpapakain ng kanya. Kaya ganda lang ako kayo. Yun ang aking mga ginagawa na ako, sir. Hindi yung mga pinipili ko mga tutulungan. Pero maraming opportunity. Hindi nagkukulang ang pera sa buong mundo. Alam niyo ba, na mas ang dami yung Adventist Church, 2 billion ang tithe and offering every year. Yung isa lang na board of director ng 3ABM, ang family income nila, isa lang ha, 2 billion din a year. So ang dami pera sa church, naghihintay ng ano, faithful ng mga tao, nagagawa ng buhay. Maraming pera naghihintay ng gagawa. Kung faithful ka at saka ginagawa ko ang sinasabi sa Bible Spirit Council, automatic yan, makakatag po ang kanyang kaya. Yung pang-act of salvation. Kasi maraming nagihintay dyan, nagtitingin lang sila ng mga faithful na tao. Na nakita faithful at sa kanya. Mauumano. Pagdating sa inyo ng kaya. Pinang-act of salvation. Kaya yung amazing tax, 3ABM, bakit marami kang bumili? Kasi faithful sila sa mga. Okay po, tayo makalangin. Father in heaven, thank you for the experiences that you have allowed us to observe. We ask that you forgive us all our sins and all our mistakes. We give glory to you, Lord, for all that you have done and you have allowed us to observe. We continue to be humble ourselves because we don't know anything. We don't know what to do and we don't know what to do and we don't know what people are need. But we totally depend on you to give us direction and inspiration and efficiency with the Holy Spirit. For being our first, please bless the brothers and sisters here as they pray for assignments from you and as we work together positively so that we can harvest all souls for you and for your glory. Just stay in prayer. Sabado po sa ating lahat at may buhay ng pagsasama at pagkakasama.
baby, 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 baby.